What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video is Pugulot. Update na naman tayo kasi nga, ayun, 6 days na nga sa akin ng mga Pugulot ko dito. Kasi last Monday ko lang sila binili. And bukas nga is Monday. So, one week na sila sa akin. Ayun. So, ayun, na-amaze nga ako kasi sobrang bilis pala lumaki ng mga pugo. Kasi, yun nga, sa 6 days nila sa akin is yun, madami na nga silang balahibo. Nagkabalahibo na yung mga pakpak nila. And ayun, nag-expect ako by day 25 kasi nga nag-search din ako tungkol sa pugo. And ayun, day 25 is madami na silang balahibo. As in, yung buong katawan nga nila is madami ng balahibo. So sana ganun nga yung mangyari para siguro papatayin ko na yung ilaw nila if ever man na madami na silang balihibo, yung kaya na nilang mag-ano ng body temperature nila, hindi sila lamigin. So, ganun yung mangyayari. So, yun nga guys, kung nagustuhan mo yung mga video kong ganito, please do consider subscribing to my YouTube channel. And syempre, palike mo din and comment kung meron ko yung mga suggestion. Yun lang. Kaya naman, punta na tayo sa mga pugulot ko. Ay nga guys, ito na yung mga pugulot ko. So grabe. Gugulat din kayo kapag nakita niyo sila. As in, madami na silang balahibo sa may pakpak nila. Yung lumilipad na yung isa. Diba? Ang bibilis nilang lumaki. Ayun. Ito yung isang pugulot na hinawakan ko last update ko sa kanila. Ayun o. Medyo mailap lang yung isang yun. Diba? May mga balahibo na sila. Parang silang manok. Ayan. Medyo madami na rin yung tubig. So mamaya ay papalitan ko na nga yan. Siguro dapat sinasanay talaga silang ganito para hindi sila mailap. Ayan. Diba, nakakatuwa sila. Yun eh. Pero yun, favorite talaga nilang pagkain is yung mga superworm ko dito. Ayan. Medyo maingay pala gawa ng aerator kaya pinatay ko muna. Ayan. So ayun nga, kuha nga lang tayo ng superworm para bibigyan natin sila ng treats. Ayan. So ito nga pala yung mga culture kong superworm. Grabe, simula na nagapugo ako, parang sila na ata makakaubos ng mga superworm ko dito. Ayan. Maganda kasi magpakain ng mga ganitong superworm kasi nga mataas sila sa protein. Ay, mabilis talaga ito makapagpalaki ng mga manok or ibon. Ayan. Ganyan sila katakaw. Diba? Grabe sila kung magbukbang ng superworm. Eh. Siguro pag laki-laki nila is kaya nilang kumain ng mas malaking superworm. Yun, nakatago na yung isa. Bus na. Yun, gagawin pa sila. Grabe, ang bibilis yun. Ayun, kukuha pa nga tayo at tatry natin silang parang hand feeding ganun para yun, mating nga tong mga to. Ayun, so ilalagay ko muna dito sa ayun. Ayun.
Ito. Ayan, so last na nga ito. Ayan, tapos at the same time, i-update ko na rin kayo sa mga alaga ko pa ditong ibon. Itong bato-bato. Na hanggang ngayon nga is wala pa rin itlog. Hindi pa rin sila nangiitlog, guys. Siguro nga ay same kakto or parehong lalaki. Tapos, ito naman yung mga rabbit ko. Tapos yung kalapati ko na nabili, which is yung fantail, is ayan na siya. Malaki na siya. Tapos yung albino na bato-bato. Ayan. Malaki na rin siya, guys. So, dito sila nakalagay. So, sana nga is mag-mate dalawang to. Kasi, tingin ko is female tong bato-bato ko. And, yun naman is male. So, sana is mag-mate talaga sila. Mag-pair sila. At ayun nga, guys. Hanggang dito na lang yung video natin. See you next vlog. Ingat kayo palagi at happy keeping.